Nag-ulatin po ako eh. Sobrang ano din po sa akin dyan eh. Sobrang sakit po. Na yun pala sir, malalaman ko po pala na may ibang tatay yung bata sir. Nung masabi niya sa inyo na mayroon siyang kalibin, bakit mo pinatulan? Actually po sir, nung magkasama kami sa trabaho, parang nagka-ano lang po. Nagka-ano? Malagi o. Nagka-developan? Opo sir. Ayan po yung girl. Yes po, idol. Maganda yung girl. Napakatuso naman itong babaeng to, si Serene. Pinagsabay. Meron dito mga text messages ng isang lalaki na nagpapakilala sa kanya na yun nga, siya yung tatay nung akala niya ay anak nila ni Sherry Ned. Pero itong lalaki nagme-mess sa kanya, nag-i-insist na, pre, ako ang tatay niyan. Anong pakay ni lalaki? Itong si lalaki na, of course, nangungulit at sinasabing, ako ang tatay niyan at hindi ikaw. Ano yung kanyang pakay? Ano yung reason? Ba't niya ginagawa ito? Mamaya malalaman natin. For the meantime, kausapin natin si Abraham. Abraham, magandang hapon po sa inyo, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Okay. Yung pong anak ninyo ni Sherry Ned, ilan taon na po? 3 years old po. All of a sudden, meron pong nag-text sa inyo. Ito, hawak ko po ito yung text messages niya at nagki-claim na siya yung tatay. Yes po. Kailan po ito at ano ra po yung pakay? Bakit niya po ginagawa ito? All of a sudden, sumipot siya. Sumulpot na lang from nowhere at sasabihin, I'm the father, not you. Bali yun nga po, sir. Nagulat din po ako. Kaya po ako lumapit dito sa inyo, sir. Kasi po ako, nagulat din po ako. Sobrang ano din po sa akin, sir. Sobrang sakit po. Na yun pala, sir. Malalaman ko po pala na may ibang tatay yung bata, sir. Pero bago po itong pag-text sa inyo, nitong guy na sinasabing siya yung tatay, wala ho kayong mga pagdududa, wala ho kayong mga pag-alinlangan na teka muna, itong girlfriend ko, nagluloko to, baka hindi ko anak to, etc. Walang ganon. Talagang tiwalang-tiwala ka sa kanya all the way, from start. Yes pa. Hanggang sa magkahiwalay kayo. Apa. Bali po, nabuntis po yan sir, nung nandito pa yan nakatira sa bahay sir, na hindi ko po alam pala na may nangyari dun sa kanila nung lalaki. Dito pa yan nakatira sir. Okay. So, magkasama kayo nung mabuntis siya. Yes pa. Pero how would you know kung anak mo yun? Eh, kasi pinagsabay pala kayo. So, magkasiping kayo sa gabi nitong girlfriend mo and then on the side, itong si girlfriend mo na ipakita sa ibang lalaki. So, we don't know kung sino talaga. Bakit parang sure na sure itong si lalaki, sabihin ko rin pangalan, si Mr. Francisco, bakit parang sure na sure siya na he is the father and not you? Hindi mo tinanong sa kanya yun. Balik ka po sir, ito po sa yun nangyari sir. Nahuli ko po sa sir, dati na yan sir, sa mga trabaho niya din po sa ano, dun sa nagtatrabaho dati sa SM. Bali naghiwalay na po kami niyan sir. Pumunta na po ako ng Manila. Maganda na po yung trabaho ko dun sir. Bali tinext niya po ako dun sir at tinawagan niya po ako nung December 7 nung nanganak na po siya sir. Pero nung nabuntis po siya sir, sa first month pa lang po, wala po siyang sinabi sa akin, sir, na buntis siya at tinago niya po. Bali, yung sinabi niya lang po sa akin, sir, is iso-surprise niya daw po ako. Yun nga pala po, pagtawag po sa akin, is meron na po siyang hawak-hawak na bata, na may nakadede na po yung bata, anak daw po namin, sir. Okay, pero teka muna, sir, ano? Okay, hindi sa'yo nililito kita, ako atang nalilito. Sabi mo, magkasama kayo at that time, nung mabuntis niyo, itong girlfriend niyo na si Sherry Ned, right? Now, habang magkasama kayo, of course, may nangyari sa inyo. Apa. Now, here comes Mr. Francisco na nakas**ks niya on the side pag lumalabas. So, how would you know na ang tatay ay hindi ikaw at talagang si Ramos or paano nalaman ni Mr. Ramos Francisco na siya at hindi ikaw? With absolute certainty, bakit na parang sinabi ni Mr. Francisco na, oy, akong tatay niya at hindi ikaw. Parang siguradong sigurado siya. Bali po, nung na-delayed pa lang po yung babae, nag-PT daw po yung babae, sir eh. Ano po? Sinabi po ng lalaki sa akin, nagsisend daw po ng message yung babae sa kanya na buntis daw siya, na-delayed siya. Yun po yung ano, yung alam ng ano ng lalaki. Alam naman po nila. Okay, kayo ba sir, nung magkasama pa kayo nitong si Sherry Ned at the same time, siya ay nagipagrelasyon kay Mr. Francisco, kayo po ay nagsisex, active pa rin yung inyong sexual life during times. Apa. So, is it safe to say na pwedeng ikaw din, posibleng ang tatay? Siguro lang po. Yun po. Okay. Ngayon, alamin natin kay Mr. Francisco kung bakit sure na sure siya, doon sinasabi niya na siya yung tatay.
Kasi pinagsabay kayo, sir, eh. Buti sana kung magkahiwalay na kayo nitong si girlfriend at paminsan-minsan lang kayo nakikita at itong si Mr. Francisco, palagi silang nakikita, palagi silang merong sexual contact. Yun, pwede niya sabihin ganun. Pero in your case, pinagsabay kayo. So we don't know. And the only way na malaman talaga natin with absolute certainty ay kung pina-DNA test natin kayo at yung baby. Tama? Yeah, yes, for the meantime, kausapin natin si Mr. Francisco. Mr. Ramos Francisco, magandang hapon po, sir. Maturnan po, sir, happy. Apo. Okay, sa inyo pong kahilingan, hindi po namin papakita inyong litrato. Ang aking tanong kanina pa, paano po nalaman na kayo po, although given na talagang naging salawahan po itong si Serenid, yung girlfriend, ex-girlfriend ni Abrel. Paano po ninyo na siguro na kayo po ang tatay? Last 2018 po, sir. Bali, ano, sir, nag-text po siya sa akin. Buntis daw siya. Saka ako ang mati. Sabi ko sa kanya, no, magkita tayo, mag-usap. Doon po, sir, ano, na pinakita niya sa akin ang PT na positive po. Pero okay. Sabi ko sa kanya, ano, bakit hindi sa akin yan? Kasi meron kang, ano, Fred, nagdala-dalang isip ako eh. Okay. Po, sabi ko sa kanya. Actually po, sir, in-ignore ko po siya. Ah, sinabi niya sa'yo na ikaw yung tatay, yung binubuntis niya, sa, tapos in-ignore mo. Opo. Nagdala-dalang isip rin po sa therapy. Kasi po, tatay, meron siyang kalibin. Yun nga po, itong si Mr. Abraham. Opo, sir. Pero nung kayo po yung nakipagrelasyon kay Sherry Need, nasabi niya ho ba sa inyo na siya po ay merong kalibin? Opo, sir. So nung masabi niya sabi sa inyo niya na meron siyang kalibin, bakit mo pinatulan? Actually po, sir, nung magkasama kami sa trabaho. Ah, kasama mo sa work. Opo, parang nagka-ano lang po. Nagka-ano lagi, o. Nagka-developan. Opo, sir. Pero hindi mo kinonsider the fact na kahit nagbagatrabaho kayo, eh meron na siyang live-in partner, parang asawa na rin yan, kulang na lang yung papeles, marriage certificate. Sir, alam ko siya, mali po. Mali rin bakit po di mo nirespeto yun? Kung bakante, kung walang kung dalaga at walang boyfriend, walang live-in partner, okay, go. Pero pag meron na, hinahinay ka na. Ibig sabihin, wag mo nang paghimasukan. But anyway, nandiyan na yan. So, ngayon, tinext mo itong si Sir Abraham at kiniklaim mo na ikaw yung father at ikaw mismo ang gumawa ng paraan para makontak si Abraham. Ano po yung purpose? Actually po, sir, ano, napuno na kasi ako, sir, sa Serenade po, sir, na humihingi ako ng retrato ng bata. Parang sinisin lang niya yung mga message ko. Ah, gusto mo makita yung picture ng bata para malaman mo kung talagang kamukha mo ba o hindi? Opo. Bali po, sir, ano, na last ano, December, na pinigilan ko yan ng mga ano, gargalo sa birthday niya. Aha. Doon po na humingi ako ng mga litrato, video, sabi ni Sherry naman, no, nagmamodeli daw sila, mayroon daw sila pupuntahan. Okay. Noong first week of January naman po, ano, humingi pa rin ako ng mga litrato, kung kamusta ng bata, ano ng kalagayan niya, kung ano. Sinain pa rin ako sa, ano, sa Instagram. Okay. Sir, nung sinabi niya na ikaw ang tatay nung baby, humingi siya ng sustento para sa baby from you? Actually po, sir, ano, humingi siya, pinigyan niya na ako ng ano, ng account number ng bata. Pero sabi ko, ano, usa ko na lang ako na lang bibili ang kailangan ng bata. Mm-hmm. Okay. Kasi hindi na po ako nag-deposit sa ano. Alright, so nagbigay ka po, sir, pambili ng mga pangangailangan ng baby? At mga regalo niya po ng last, ano. Okay. Kasi si Abraham nagbibigay din. So dalawa kayo nagbibigay para sa baby. Na at that time, opo, wala na kay Abraham at wala sa iyong custody ng baby, hawak-hawak na siya rin din. So doble-doble yung support na nakuha niya. Si Sherrod Need ay nag-off na ng kanyang cellphone. Malulutas na itong kanilang pag-alinlangan or yung misteryo na ito kung sino talaga ang tatay is to DNA test. Sir Abraham, nasa iyo yung bata ngayon, nasa custody mo. So, ipapa-DNA test natin yung bata, okay sa'yo? Yes, pa. Okay. Mr. Francisco. Yes, sir. Okay. Willing ka magpa-DNA test din? Yes, po, sir. Kung lumitaw na ikaw yung tatay nitong bata, halimbawa lang, Mr. Francisco, anong gusto mo mangyari? Ang bali po, pwede rin po. Kasi po, yung ano, yung naantaw. Ano pa? Yung pagmamahal ng bata, parang ano, napalapit na yung bata sa ano, kay Abraham. Okay. So hindi mo na pakialaman? Steady, stay put na lang doon? Ay, hindi naman po, sir. Pwede po na ano, tawag dito. Hiramin ko rin. Hiramin mo? So maghiram-hiraman kayo. Tapos pwede itong nanay, po, walang pakialam, pero kayong dalawang mga nagkiklaim na tatay, maghiram-hiraman. Napakabuti nyo mga lalaki. Kahanga-hanga po kayo. And I really appreciate the both of you. Meron kayo pagmamalasakit sa bata.
Pero itong nanay, ito yung sure na biological mother, walang pake, di ba? Sir Abraham? Yes po, sir. Okay, ang request lang ni Mr. Francisco, kapag lumitaw na positive na siya yung father, maghiram-hiraman na doon kayo ng baby, payag kayo? Yes po, yes po, payag naman po, sir. Okay. Kanino po nakapangalan yung baby sa birth certificate? Bali sir, nung pumunta po ako din sir sa Cebu, nung sinundo ko po sila dun sir, nakapirma po ko din sir sa likod yung sa pagkuha namin ng papeles dun sa center sir. Okay. Pero dinidinay po sir ng babae sir na hindi po ako nakapirma sir. Hindi, pero anong apelyido ng bata? Argel po sir, yung sa akin pa. Okay, so nakapelyido sa yung bata. Yan yung nakalagay sa birth certificate. Therefore, okay, kung yung batas natin pag-usapan, ikaw yung kinikilala na legit na tatay. Maliban na lang kung halimbawa may lumabas na different results sa DNA na si Mr. Francisco talaga at kinorte niya, then there's that possibility mababago yung apelyido sa birth certificate at pag ilinlaban ni Mr. Francisco, pwede mapunta sa kanya pero hindi naman yan ang gusto mo mangyari, di ba? Ang gusto mo maghiram-hiraman kasi sabi mo nga napamahal na rin to si Abraham sa bata and dahil doon, na-appreciate kita at maraming mga netizen na natutuwa din na na-appreciate yung ganong klaseng thinking mo. So, papadinitest na natin to, Sir Abraham, yung baby, pati ikaw, pati yung si Sir Francisco? Yes, brother. Yes, brother. Okay, sige. Mr. Abraham, Mr. Argel, meron kang gustong sabihin kay Mr. Francisco? Yun lang po, sir. Salamat na rin po, sir, dahil sa kanya rin po, nalaman ko rin po yung tinatago ng babae, sir. Okay. Itong bata, hindi natin pwede pakita yung bata. Nasa mukha ni Mr. Francisco? Ito ba? Okay. Dali lang ha. Ikaw, tingin mo. Babae ka eh. Magagaling ka magtingin. Parang, ewan ko. Mga netizen, magaling dito eh. Pero, pwede ba natin pakita to? Point of comparison? Wag? Sige, alright. Then, no. Hintayin na natin yung DNA test result. Ayaw din ni Mr. Francisco pakita. Sige. Hindi. Sana ang gagawin ko, i-compare yung baby kung kamukha ba ni Abraham. Mas maganda, wala na lang, totally. Hintay na lang natin. Yung babae na lang, ipakita. Okay. Ganito na lang po, Sir Abraham, Sir Ramos Francisco. Agad-agad, isalang po namin kayo pareho sa DNA test. And then, in a week, malalaman natin po yung result. Ayan po yung girl. Yes po, idol. Maganda yung girl. Okay. Yung baby, mukhang kamukha ng girl. Yes po. Mukhang kay girl nagmana. Mistisuhin yung baby. Okay. Kaya mahirap din sabihin eh, dahil parang carbon copy ng mother eh, yung baby. Opo. Sige po, Sir Abraham at Sir Ramos Francisco. Sa DNA test na lang po natin magkaalaman next week. Ano po? Okay po, sir. Sige po. Magandang hapon po sa inyong dalawa. God bless po. Napakatuso naman itong babae ito, si Serenid. Pinagsabay. At nung mabuntis, kumabig sa kaliwat kanan. Yes po. Suporta. Okay, ibang klase rin to. Kung naikinig po at nanonood si Serenid, pwede kayong tumawag sa amin para makapagsalita po kayo nang sa kayo makuha po yung inyong panig. Okay? So for now, let's wait dun sa resulta ng DNA. Filter. Baka filter daw. Filter ba yan? Medyo po. Ha? Medyo po. Ano ba yung picture na hindi na filter? Sige. Filter daw. Pakita natin yung ano, picture. Tingnan ko nga. Maganda yung babae dito. Di po dun po pinakita. Okay. Meron pa ba ibang picture? Sabi ng mga netizen, magpakita ng picture na hindi filtered para marami alam ng mga netizen. Expert na yung mga netizen sa mga picture-picture. Yes ano? Po, Ida. Halata, talagang sanay itong mga netizen. Yung walang filter daw, sabi ni Chinese character. Okay. Hindi alam pangalan kung sino ba sa Chinese character yung kanyang call sign. Okay. Wala tayong picture dyan? Oh, maganda pa rin. Maputi pa. Oh. Hindi nga, may tsura siya dyan. Opo. Maganda talaga. Yung pakita natin yung isa. Hindi, kahit saan mo tingnan, maganda yung girl. In fairness, nagtrabaho siya sa SM? Oh, daw po. Sabi po ni Sir Francisco. Hindi, karamihan sa mga girls, sa mga sales ladies sa SM, magaganda talaga sila. Hindi ko alam kung sinasadya ng SM yun or nagkakataon lang mga magaganda ang nag-a-apply sa SM. Oh, maganda pa rin! Pangatlong picture na yan. Takaw lalaki daw si Matt. Oh, no! Ibig sabihin siguro itong texter natin, pag nakita ng lalaki, matak sa kanya. Opo. Mamamagnet. May tsura siya. So yan, mga netizen na nagkagulo na at gusto makita pa ibang picture. Tatlong picture na po pinakita namin, maliwanag naman talagang may tsura itong si Ma'am Sherinit. Kaya pala pinaghahabol ng iba't ibang lalaki. Nagkakagusto sa kanya dahil maganda daw talaga siya. Okay.